Isa ka ba sa mga nangangarap magkabahay gamit ang iyong pag-ibig? Hindi yung pag-ibig na love life ha, yung pag-ibig na membership. Kung ang sagot mo ay yes, panoorin mo ang vlog na ito upang malaman mo kung paano mo matutupad ang pangarap mo. Hi, my name is Leslie Lazarte and I am a real estate broker based here in Cavite and welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel, mga kabahay. And break muna tayo sa mga house tours. At today po, i-discuss ko sa inyo kung paano kayo makaka-avail ng housing loan gamit ang inyong pag-ibig. So, for the past few weeks po kasi na I've been uploading house tours, marami po talaga sa atin nagtatanong kung paano nga ba maka-avail ng bahay gamit ng kanilang pag-ibig. Especially yung mga nakatira sa abroad, yung mga OFWs po natin, mga kababayan. So, panoorin po ninyo itong vlog na ito dahil para po talaga sa inyo ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, support nyo naman po ako. Please click this subscribe button below and hit the notification bell para kayo po ay ma-update sa aking mga susunod na vlogs. Okay, so bago po natin simulan ang ating topic, pag-usapan muna natin kung sino ba si Pag-IBIG at ano siya. Pag-IBIG Fund is also known as Home Development Mutual Fund, is a government corporation that aims to provide national savings program and affordable shelter financing for every Filipino worker. So take note po ah. National Savings Program and Affordable Shelter Financing for every Filipino worker. So ginawa itong programa po na ito or corporation na po na ito ay para sa mga Filipino worker or Filipino employee. It was established on June 11, 1978 via Presidential Decree 1530 during the time of President Ferdinand Marcos. May trivia pala ako sa inyo. Alam ba ninyo na ang pag-ibig ay isang acronym? O, diba? Ngayon ko lang din nalaman yan. Ang pag-ibig ay isang acronym na nangangahulugang Pagtutulungan sa Kinabukasan, Ikaw, Bangko, Industriya, at Gobyerno. Based sa definition na binasa ko kanina about pag-ibig, this is a national savings program. Savings program, nangangahulugan, nangangailangan po ito ng membership. Which means na before ka makapag-loan, ikaw dapat ay active member. At pangalawa, affordable shelter financing for every Filipino. This means na one of the goals of this program, Pag-IBIG program, is to provide affordable housing for every Filipino. There are two ways to apply for a Pag-IBIG housing loan. Number one is retail or individual filing. Pag sinabi po nating retail or individual filing, si buyer or si borrower po yung magpa-file ng loan and usually mga resale po ito na property. Like for example, meron binibentang bahay, gusto po ninyo i-apply ang Pag-IBIG home loan ng bahay na ito from an owner na hindi siya galing sa developer. So we call this process retail or individual filing ng home loan. At ang pangalawa is developer-assisted. Pag sinabi naman po natin developer-assisted, si developer po ang magpa-process ng loan and usually hassle-free po ito sa inyo dahil wala po kayong iintindihin ang processing. It's 100% stress-free sa inyo and the responsibility of the buyer or the borrower is to submit complete requirements upang ma-process ni developer ang inyong housing loan. At dahil dyan, ang topic ko po today ay paano kumuha ng bahay through Pag-IBIG. At yung ating i-discuss ay about developer-assisted Pag-IBIG home loan application. So guys, before ko i-discuss po sa inyo yung ating process kung paano mag-avail ng bahay through Pag-IBIG and developer-assisted, pag-usapan muna natin kung ano yung mga eligibility. Or i-check muna natin kung qualified ba kayo to avail a housing loan with Pag-IBIG. Okay, so bago po tayo pumunta sa processing,
Usually ako po, kina-qualify ko muna yung aking mga clients, di ba? So mahirap kasing ipasok ka agad natin through Pag-IBIG tapos madi-disapprove tayo. So maganda po, malaman po natin kung ano ba yung mga eligibility para po tayo ma-approve for a Pag-IBIG housing loan. So number one is citizenship. Para po makapag-apply ng housing loan, the borrower should at least be a Filipino citizen, or kung kayo po ay naninirahan sa abroad, you should be a dual citizen na isa rin pong active member ng Pag-IBIG. Sa mga buyers po natin na nasa abroad at nais pong kumuha ng housing loan through Pag-IBIG, kailangan po kayo ay member. At kung hindi po kayo member, kailangan po muna ninyong mag-pa-member. At para maging member po kayo ng Pag-IBIG, you have to be a Filipino citizen. So kung kayo po ay citizen na from abroad, you have to gain your citizenship na Filipino para makapag-member kayo kay Pag-IBIG. So here's my tip for you guys. Kung kayo po ay hindi na Filipino citizen, pero pinanganak sa Pilipinas, we call them natural Filipino. Kung mahihirapan po kayo mag-avail ng Pag-IBIG loan dahil may concerns about citizenship, you can still avail a home via bank financing or in-house financing if the developer offers it. Kasi yung mga nabanggit ko, hindi na iyon nangangailangan ng membership. Unlike with Pag-IBIG na kailangan member ka muna at meron kang 24 months na contribution, with the bank and with in-house financing na in-offer ng developer, those financing mode does not require membership. So I think it would be easy for them, for you guys na wala nang Filipino citizenship, to avail any of those two para makakuha ng bahay. So second is, you have to be a regular employee. So regular dapat ang inyong employment. So kung kayo po ay locally employed, OFW, or meron po kayong business, po pwede po kayong maging Pag-IBIG home loan borrower. Pangatlo, you have to be an active member with at least 24 months contribution with Pag-IBIG. Ano pong ibig sabihin nito? So, kay Pag-IBIG, or para maka-avail ng housing loan, kailangan po muna meron kayong minimum 24 months contribution kay Pag-IBIG para mag-qualify. So, question, paano if hindi po sapat or hindi pa ako nakaka-24 months? Ano ang mangyayari? Pwede pa rin ba ako maka-avail? The answer is yes. Pwede ka pang mag-avail ng housing loan with Pag-IBIG kung hindi pa sapat ang 24 months. Pero, you have to pay the remaining months in lump sum. Kay Pag-IBIG, allowed po na bayaran ninyo in lump sum payments ang mga natitirang buwan upang ma-complete po ninyo yung 24 months. For example, 12 months pa lang po kayo sa inyong current company. So, yung company po ninyo, binabawasan kayo ng Pag-IBIG at nung na-check ninyo kay Pag-IBIG, 12 months pa lang ang inyong contribution, maaari po ninyong bayaran yung remaining 12 months in lump sum kay Pag-IBIG upang panag-apply kayo ng loan kay developer through Pag-IBIG, meron na kayong 24 months contribution. At ang pang-apat po natin ay age. The borrower should at least be 18 years old or not more than 65 years old upon loan filing, and not more than 70 years old at the time of loan maturity. So ano nga bang ibig sabihin ng loan maturity? Ang loan maturity, ito po yung age ni borrower at the end of the loan term. For example, si borrower po ay 35 years old upon loan filing at ang kanyang loan term na ina-apply ay 30 years to pay. So 35 years old plus 30 years loan term, at the end of the loan term, the borrower will be around 65 years old. So pasok pa siya, qualified pa siya kasi hindi pa siya lumampas sa 70 years old. What if the borrower naman is 45 years old upon loan filing at mag-a-apply siya ng 30 years to pay, qualified pa rin po ba siya? So pag inadd po natin 45 years old plus 30 years old, ang kanyang loan maturity would be around 75 years old. So hindi na po siya ma-approve for 30 years to pay. Possible na 25 years to pay na lang ang ma-approve po kay borrower. Next eligibility is that the borrower should have the legal capacity to acquire and encumber real property.
And then after that, the borrower should not have any history of Pag-IBIG housing loan that has been foreclosed, cancelled, or returned. Kung ang borrower po ay merong history po na nag-loan siya before kay Pag-IBIG housing loan at hindi po niya tinapos yun, posible po na hindi na po siya ma-approve kung siya po ay mag-a-apply ulit ng panibago. Kung kayo naman po ay merong existing Pag-IBIG loan, like you have a multi-purpose loan or meron kayong salary loan, po pwede pa rin po kayo mag-apply ng Pag-IBIG housing loan provided na ang inyong pong current loan ay hindi past due. Ibig sabihin, on time po yung ating payments sa ating existing loans with Pag-IBIG. And then lastly, the borrower must meet the required salary or the net disposable income required by the developer for the monthly amortization. So ano nga bang ibig sabihin ng required salary and net disposable income? Pag sinabi po natin required salary, ang mga salary lang po na ina-accept for a regularly employed borrower is yung ating basic salary at yung ating meal allowances. And paano naman po kinocompute ang net disposable income? So ang net disposable income po ay malalaman ninyo through this formula. NDI is equals to monthly amortization divided by 30 or 40%. So depende po kay developer kung ano po yung ginagamit nila, kung 30% or 40%. So for example, meron po kayong bahay na gustong bilhin kay developer. At yung ina-apply ninyong loan is the monthly amortization is 10,000 pesos for 30 years to pay. So yung 10,000 pesos divided by 30%, which is 33,333, yan po yung net disposable income or yung required salary para po kayo ay ma-approve for this particular monthly amortization. So, ganun din po kinocompute ang 40%. So, 10,000 divided by 40% is equals to 25,000 pesos. So, yan po yung ating required salary for this monthly amortization. So, paano kung hindi ko po na-meet ang required salary ni developer for the Pag-IBIG loan? So, wag po kayong mag-alala dahil kay Pag-IBIG po, allowed po na kayo po ay magkaroon ng co-borrower or co-maker. So, ang co-borrower po, pwede kayong kumuha up to 2 co-borrowers on your loan. So, total of 3, tatlo na kayo. Yung principal borrower, yung co-borrower, at another co-borrower. So, tatlo lang po yung pwede maging total borrower sa isang housing loan with Pag-IBIG. Pwede pong maging co-borrower ang inyong asawa, inyong spouse, ang inyong kapatid, ang inyong pinsan or immediate family member, or inyong relative, po pwede rin po ang inyong fiancé or fiancée. So, hindi naman po mahigpit si Pag-IBIG when it comes to co-borrower. Basta, ang co-borrower, kung ano din po ang mga eligibility ng ating principal borrower, yung mga nabanggit ko po kanina, ganun din po yung magiging eligibility ni co-borrower. And finally, si co-borrower, ang kanyang pangalan ay lalabas din po sa property title when it comes to Pag-IBIG housing loan. So, ibig sabihin po, magiging co-owner din po siya ng property na inyo pong ina-acquire dahil required po ni Pag-IBIG na nakalagay ang kanilang pangalan sa title. Kahit co-borrower lang po sila. And then finally, yung age po ng oldest co-borrower ang magiging basis for the maximum loan term. Ano pong ibig sabihin nito? For example, ikaw ay 30 years old at meron kang co-borrower na 50 years old and you would like to apply for 30 years to pay, yung kukuning pong maximum loan term would be based on the age of the 50 years old co-borrower. So, ibig sabihin po, kung 70 years old yung ating loan maturity at 50 years old po yung co-borrower, 20 years na lang po ang ma-approve sa inyong loan term. Okay, so ganun po kinocompute at ganun po ini-evaluate ni Pag-IBIG ang loan term based po sa age ng oldest co-borrower. So that's the eligibility para kayo po ay ma-approve for a Pag-IBIG housing loan. Kung na-check na po ninyo at kayo po ay pumasa sa mga eligibility na ito, congratulations at maaari na po kayong mag-acquire ng inyong Pag-IBIG housing loan. So that ends my vlog for today. Maraming salamat po sa panonood. Once again, my name is Leslie Lazarte, your friendly real estate broker. I'll see you on my next vlog. Bye!